Magandang araw po, Doc Willie, Doc Lisa. Pakita ko lang sa inyo, napakaganda. Nasa loob tayo ng Manila COVID-19 Field Hospital. Dati, punong-puno ito ng pasyente. I think 355 beds, almost 200-300 na puno. Ngayon, mas mababa na ang mga kaso. Pero siyempre, dapat lagi tayong handa kasi sa Europa, may bago na naman silang surge. May fifth wave pa sila ulit doon sa Europa, sa Germany, Netherlands, France. Tingnan niyo yung balita, puno na naman sila ng COVID cases. Ang maganda, meron tayong ganito. Marami pa lang kababayan natin hindi lang alam na merong COVID field hospital dito sa May Luneta, sa Maynila. Kaya hindi lang sila nakakapunta. Pero ito po, last month pa sinabi ko na nga meron tayong magandang gamot sa COVID. Dumating na po siya. Ito po, Molnupiravir. Nandito na lahat ng mga tableta. Mag-aapilan na lang ako sa kapwa kong doctors, di ba? Sa mga specialists, ako po, internist, cardiologist, sa mga infectious disease na mga kaibigan kong doktor. Wala naman po politika dito eh. Talagang bibili tayo maaga ng gamot para ibigay sa kababayan natin kasi alam nyo naman sa aking kapwa doktor, life-saving siya. Diba? Maganda yung pag-aaral, reduces hospitalization and death by 50%. Iniinom 800 milligrams twice a day for 5 days within first 5 days. Maganda to kasi game changer siya. Pag nainom to, hindi ka na ma-admit sa ospital. 50% hindi na mamamatay. Hindi katulad yung mga dating gamot natin, tocilizumab, remdesivir, pang ICU, pang hospital eh. Ito pwede, positive swab test, yun na po, nandito na lahat. So available siya sa Santa Ana Hospital, kaya lang may konting problema kasi parang hinihintay pa natin ang approval ng DOH at FDA. So wala naman ako magagawa, susunod naman tayo sa gobyerno, nakikiusap na lang tayo sa kanila, baka pwede pabilisin yung approval. Total approved na sa Britain, approved na sa ibang bansa. Tingnan nyo, ibang bansa, ang dami na nila nabili. Ito, nabili namin 40,000 tablets eh. Sa tingin ko, dapat mas marami. Wala naman masama na sobra. Kasi pag ininom nga to, mas hindi na ma-hospital eh. Just imagine, 27,000 namatay sa COVID sa bansa natin. Kung may ganitong gamot, eh sa 27,000, baka 13,000 na buhay ng kamag-anak natin na buhay. Posible na buhay sila. Kasi 50% eh, ang nababawasan. So nandito na yung tableta. Intayin na natin yung approval. Madadala to sa Santa Ana Hospital. Yung compassionate use, hinihintay pa natin. So kailan tayo sumunod sa gobyerno? Pero nandito na po. Okay? So ginawa ko na trabaho ko. Sinabi ko na kay Scott Moreno, bumili ka na nito. Last month pa, umorder. Dumating na yung lahat ng tableta natin. Mabilis din kasi kausap si Doktora Hanil Lacuna eh. Doktora ay mabilisan eh. Diba? So available kami, hintayin na lang natin approval. Pero sa tingin ko, kahit sinong infectious disease doctor, mag-a-approve naman ito. 99% very effective for me. Posible ba may side effect? Posible magkaroon ng side effect. Pero kung meron man, tingin ko, konting-konte, yung benepisyo mas malaki. Bago siyang gamot, pero yung benepisyo mas malaki. Kasi during the time na pwedeng mamatay yung pasyente, first month, makakatulong na to eh. Diba? Doon sa trial, maganda talaga yung pag-aaral. Mas makakabenepisyo yung mga hindi bakunado. Yung matigas ang ulo ay magpabakuna. Pwede kayo mas lumala. Eh, kailangan minum nito. Diba pa nag-positive? Senior citizen, may comorbidity, may mga high blood, diabetes, mas panalo dito. Kahit ako, edad 50 pataas, mas panalo dito. Kung mas bata, mas healthy, pwede minum, pwede hindi, pero sa tingin ko, mas panalo pa rin. So, bago itong gamot, wala naman talaga makakasabi na perfect, sigurado tayo. Pero 99% for me, yung benefit, mas malaki kaysa sa magiging risk kung meron man. Pakita ko lang dito, may approval naman nila. Ganito pala itsura ng, sa labas lang tayo ah. Ganito ang COVID field hospital, bawal tayo pumasok. Dito sila nagbibihis sa loob. Kung makikita mo dito sa likod, Lisa, wag, ipakita mo yung diretso. Yan, doon sa dulo, nandyan yung red zone. Pwede ba i-zoom? Ayan, zinom ko. Nandun sila sa loob.
Tapos merong CCTV dyan, makikita yung mga pasyente. Actually, maraming pasyente hindi lang alam na nandito pala. Pakita ko lang yung CCTV area nila. High-tech ginawa eh. Ni Isko Moreno eh, mabilis. Kagaya sa ibang bansa. Nandito ang CCTV, papakita ko lang. Ayan. Ano? Dito, nandiyan yung mga CCTV, nakikita yung mga pasyente dito. Nababantayan. Dito ka, Doc Lisa. Pwede naman eh, malayuan. Ayan. So, ganun po. Gusto natin, mag-enjoy kayo, magpahinga kayo, mag-relax kayo, pero ingat pa rin. Kasi nandyan pa rin si COVID-19. So, yun po trabaho ko bilang doktor. Mabilis tayo sa bagong gamot, kung may bagong bakuna, bagong field hospital, laging ready lang. Para hindi tayo maiwan na nganga na naman pag dumating. Kung ako talaga yung mga sa probinsya, yung mga hospital, tatayo natin eh. Hindi mo masabi, pwedeng COVID, pwede ibang pandemic, pwedeng sakit sa puso, high blood stroke, lahat yan. Kailangan natin ng more facilities kahit pa paano ayusin natin dito sa kalusugan. Okay, pakita mo Doc Lisa Conte. Yan. Ako na, ikot ko lang dito sandali. Ako na umiikot. Yan. Oops, Lisa, naikit ang wire. Ito, malayuan o. Oh. Andiyan yung mga pasyente sa loob. Oh. Ayan, nasa baba. Ayan o, oh. Nakayan. Eh. Naglalakad yung isa. Ang ganda, di ba? High-tech eh. Nandito, Manila Public Information. Nandito sa labas yung event natin. Oh, Doc Lisa, ikaw naman po focus ko. Final tips? Yes, opo. Dito po, merong mga nag-walk-in. At ang kagandahan po, kapag nasa loob kayo nitong Field Hospital, Manila Field Hospital, na alay ni Mayor Isko Moreno at Vice Mayor Hani Lacuna, sana po maging mild lang talaga yung sakit ninyo, mild to moderate, at kung sakali pong mag-serious, ang maganda po dito sa Maynila ay merong anim na ospital na pwedeng pagdalahan sa inyo. So, mas maganda yung pag-refer, yung referral system. Kasi nga po, meron din silang anim na ospital para sa magiging serious cases. So, kung kayo po ay alam nyo na meron kayong mild or moderate, taga Maynila man po, yung iba nga daw po, mga sima na bumaba galing barko at syempre naka-quarantine, kapag nalaman na sila ay nagkasakit, ay tinatanggap po dito. So, mabait po sila, tinatanggap po nila ang mga may sakit. Kasi naranasan ko po yung mga hospital, talagang punong-puno noon. Pero dito, tatanggapin kayo ng walang bayad. Hanggang sa makakaya nila. Wala pong bayad dito. Pati po ang inyong pagkain, 3 beses. Sa isang araw ay ibibigay sa inyo. So wala na po kayong aalalahanin kung kayo po yung may sakit o kung kayo man yung kamag-anak ng may sakit. Kasi well provided for po sila. Napakabait po talaga ni Mayor Isko Moreno at Vice Mayor Hani Lacuna. Okay. Ikot ko lang dito, Lisa. Kailangan naka-jacket kayo dito, malamig. Malamig, napakaganda po. Sobra bagong-bago. Basta nabili na namin yung gamot, ha. Kung yung kailan ma-approve, hindi ko na kasalanan, ha? Basta nabigay ko na kahit sino naman ng credit, walang problema. Diba? Wala nang problema, credit dito. Problema, bumili tayo mabilis, matulungan kababayan natin. Dito ito po, yung mga quarters nila, ha? Pakita ko lang konti. Yan, staff quarters. Apo, so dito po, meron kayong nurse na mag-aalaga sa inyo. At lagi pong may duty doctors na handang tumingin sa inyo sa lahat ng oras. Okay. At napakabait po nilang lahat. Mga staff, nurses, doctors. Yes. Okay. Maraming salamat po. Pinakita ko lang sa inyo sa loob. Napakaganda. Kung meron kayong kakilalang may COVID, kahit mababa yung case, pwede dito. Libre kahit hindi taga Maynila. Gawin natin to sa buong bansa. Salamat po.